Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na makakasama nyo upang matulungan kayo na maunawaan ang ating arali sa matematika. Alam kong excited na kayo, kaya naman ihanda na ang inyong lapis at papel. Atin munang balikan ang nakaraan nating aralin. Ihanda na ang inyong lapis at papel. Isulat sa inyong papel ang kabuuang halaga ng mga sumusunod na pera. Para sa unang bilang, ano ang kabuuang halaga ng 5.25 sentimos? Kung ang sagot mo ay piso at 25 sentimos, tama ka! Para sa ikalawang bilang, ano ang kabuuang halaga ng 1.5 piso at 4 na tigpipiso? Tama ang iyong sagot kung ang isinulat mo ay 9 na piso. Para sa ikatlong bilang naman, ano ang kabuuang halaga ng 6.5 piso? Kung ang sagot mo ay 30 piso, tama ka ulit! Sa ika-apat na bilang naman, ano ang kabuuang halaga ng 3.20 piso at 1.10 piso? Ang sagot mo ba ay 70 piso? Kung oo, tama ka na naman! At para sa ikalimang bilang, ano ang kabuuang halaga ng 1.50 piso at 3.25 sentimos? Kung ang sagot mo ay 50 piso at 75 sentimos, tama ang iyong sagot! Tama ba ang mga sagot mo sa lahat ng bilang? Kung oo, mahusay! Natutuhan mo nang kuhain ang kabuuang halaga ng mga perang papel at barya. Maaari na tayong magsimula sa bago nating aralin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Araw-araw ay kailangang magbilang. Kaya naman sa matematika dapat ay may alam. Tulad ng pagbabasa sa numero ng orasan, o kaya naman kung may sobrang supi sa tindahan. Tara, magbilang na tayo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skip counting naman! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101. Taasan na natin! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Ako ay may tatlong alkansya. Bilangin natin ang laman ng bawat isa. Ito ang laman ng asul na alkansya.
magkano ang kabuuang halaga ng laman ng alkansya na ito? Tama! Ang laman ng asul na alkansya ay 60 piso. Ito naman ang laman ng berdeng alkansya. Magkano ang kabuuang halaga ng laman ng alkansya na ito? Tama! Ang laman ng berdeng alkansya ay 54 piso. Ito naman ang laman ng kulang alkansya. Ano ang kabuuang halaga ng pera na ito? Ang laman ng ikatlong alkansya ay 60 piso. Ating paghambingin ang laman ng mga alkansya na ito. Ano nga ulit ang mga simbolo na ating ginagamit pag tayo ay naghahambing? Tama! Ang mga simbolo sa paghahambing ay greater than, less than, o equal to. Tuwing kailan natin ginagamit ang simbolo na greater than? Ito ay ginagamit natin kung ang unang bilang o halaga na ating inihahambing ay mas malaki kaysa sa pangalawang bilang o halaga. Kailan naman natin ginagamit ang less than? Ito ay ginagamit natin kung ang unang bilang o halaga na ating inihahambing ay mas kaunti kaysa sa pangalawang bilang o halaga. At ang simbolo ng equal naman ay ginagamit natin kung magkapareho ang dalawang bilang na ating pinaghahambing. Paghambingin natin ang mga halaga ng laman ng kulay asul na alkansya at ang kulay berde na alkansya. Anong simbolo sa paghahambing ang ating gagamitin? Tama! Tayo ay gagamit ng simbolo na greater than dahil mas malaki ang 60 piso kaysa sa 54 na piso. Sunod naman nating ihambing ang laman ng kulay berde na alkansya sa kulay pulang alkansya. Anong simbolo sa paghahambing ang ating gagamitin? Kung ang sagot mo ay less than, tama ka! Dahil mas kaunti ang laman ng kulay berde na alkansya kaysa sa kulay pulang alkansya. Atin namang paghambingin ang laman ng kulay asul na alkansya at ang kulay pulang alkansya. Ano ang napansin mo sa laman ng mga alkansya na ito? Tama! Ito ay parehas na may kabuuang halaga na 60 piso. Ngunit magkaibang pera ang laman nito. Gaya ng paghahambing sa mga bilang, kung magkapareho ang mga unang digits, ating paghahambingin ang susunod na digit. Ngayon naman ay subukan natin gamitin ang mga simbolo na ito sa ating susunod na gawain. Para sa ating gawain, gamit ang mga simbolo na greater than, less than, at equal to paghambingin ang mga sumusunod na pera. Isulat ang sagot sa inyong papel. Para sa unang bilang, anong simbolo ng paghahambing ang gagamitin? Mas malaki ang 3 piso at 45 sentimos kaysa sa 3 piso at 40 sentimos. Kaya ang sagot ay greater than. Para sa ikalawang bilang, ano ang iyong sagot? Mas kaunti ang 15 piso kaysa sa 50 piso. Kaya ang tamang sagot ay less than. Para sa ikatlong bilang naman, anong simbolo ng paghahambing ang ating gagamitin? Dahil parehas silang 75 sentimos, ang tamang sagot ay equal to.
Anong simbolo ng paghahambing ang gagamitin natin para sa ika-apat na bilang? Dahil mas malaki ang 81 piso at 50 sentimos kaysa sa 81 piso at 5 sentimos, kung kaya ang tamang sagot ay greater than. Para sa ikalimang bilang, anong simbolo ng paghahambing ang gagamitin? Mas maliit ang 50 sentimos kaysa sa 5 piso. Kaya ang tamang sagot ay less than. Para sa ika-anim na bilang naman, ano ang iyong sagot? Mas malaki ang halaga ng 71 piso at 75 sentimos kaysa sa 19 na piso at 75 sentimos. Kaya ang tamang sagot ay greater than. Para sa ikapitong bilang naman, ano ang iyong sagot? Mas maliit ang halaga ng 10 piso kaysa 100 piso. Kaya ang tamang sagot ay less than. Para sa ikawalong bilang naman, ano ang iyong sagot? Mas malaki ang halaga ng 8 piso kaysa sa 80 sentimos. Kaya ang tamang sagot ay greater than. Anong simbolo ng paghahambing ang gagamitin natin para sa ikasyam na bilang? Dahil pareha silang 100 piso, ang tamang sagot ay equal to. At para sa huling bilang, anong simbolo ng paghahambing ang gagamitin? Dahil mas malaki ang 70 piso kaysa sa 75 sentimos, ang tamang sagot ay greater than. Tama ba ang sagot mo sa lahat ng bilang? Kung oo, mahusay! Kaya mo nang paghahambingin ang mga halaga ng pera gamit ang simbolo ng greater than, less than, at equal to. Kung hindi naman, huwag mag-alala dahil may hinanda pa akong ibang gawain upang matutuhan mo ang ating aralin. Ngayon ay makinig muna tayo sa isa na namang kwento. Oras na para sa ating math kwentuhan! Tina Gab at Bob ay namasyal sa mall kasama ang kanilang magulang upang bumili ng damit. Si Gab ay nakabili ng t-shirt sa halagang 75 piso at 50 sentimos. Samantalang si Bob naman ay nakabili sa halagang 75 piso at 75 sentimos. Sila rin ay binilhan ng sando na kanilang nanay at tatay. Ang asul na sando ni Gab ay nabili sa halagang 65 piso. Ganun din ang presyo ng pulang sando ni Bob. Tinanong sila ng kanilang mga magulang kung may gusto pa silang bilhin kagaya ng mga laruan. Ngunit ang magkapatid ay hindi na namili pa ng mga laruan upang maitabi na lang ang sobrang pera. Masayang-masaya ang magkapatid sa mga nabili nilang gamit. Kung kaya't niyakap nila ng mahigpit at hinilikan ang kanilang nanay at tatay at nagpasalamat sa mga ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Kung inyong naunawaan ang kwentong ating napakinggan, sagutin ninyo ang aking mga katanungan. Sino ang mga bata na bida sa ating kwento? Tama! Ang mga bata sa ating kwento ay sina Gab at Bob. Saan naman sila pumunta kasama ang kanilang magulang? Tama ka na naman!
sila ay pumunta sa mall para bumili ng mga damit. Ano-ano ang kanilang naipamili? Tama! Sila ay nakabili ng t-shirt at sando. Ano ang ginawa ng magkapatid bilang pasasalamat sa kanilang magulang? Tama! Kanilang niyakap ang kanilang magulang at nagpasalamat. Bilang isang bata, paano ka makakatipid? Tama! Upang tayo ay makatipid, bilhin lamang natin kung ano ang ating kailangan. Balikan natin ang kwento at ating pagambingin ang presyo ng mga napamili nilang damit. Ito ang presyo ng t-shirt ni Gab. At ito naman ang presyo ng t-shirt ni Bob. Anong simbolo ang gagamitin natin kung ating iambing ang presyo ng t-shirt ni Gab sa presyo ng t-shirt ni Bob? Tama! Tayo ay gagamit ng less than dahil mas maliit ang halaga ng t-shirt ni Gab na 75 piso at 50 sentimos kaysa sa t-shirt ni Bob na may halagang 65 piso at 75 sentimos. Ano namang simbolo ang ating gagamitin kung ating paghahambingin ang halaga ng mga nabili nilang sando? Tama! Ito ay magkaparehas ng presyo na 65 piso, kung kaya't ang simbolong ating gagamitin ay equal to. Ihambing naman natin ang halaga ng t-shirt ni Bob sa halaga ng kanyang sando. Anong simbolo ang ating gagamitin? Kung ang sagot mo ay greater than, tama ka! Anong simbolo naman ang ating gagamitin kung ating paghahambingin ang presyo ng sando ni Gab at presyo ng kanyang t-shirt? Kung ang sagot mo ay less than, tama ka ulit! Tunay ngang naunawaan mo ang ating kwento at nagamit mo rin ang ating aralin. Ngayon naman ay atin pang subukin kung inyong naunawaan ang ating aralin. Para sa ating panghuling gawain, isulat ang kabuuang halaga ng mga pera. Paghambingin ang mga ito gamit ang simbolong greater than, less than o equal to. Isulat ang sagot sa inyong papel. Para sa unang bilang, ano ang kabuuang halaga ng 120 piso at 110 piso? Kung ang sagot mo ay 30 piso, tama ka! Ano naman ang kabuuang halaga ng 220 piso? Kung ang sagot mo ay 40 piso, tama ka ulit! Anong simbolo ng paghahambing ang ating gagamitin? Tama ang iyong sagot kung ang isinulat mo ay less than. Para sa ikalawang bilang, ano naman ang kabuuang halaga ng 210 piso? Kung ang sagot mo ay 20 piso, tama ka ulit. Ano naman ang kabuuang halaga ng 10 piso at 5 piso? Kung ang sagot mo ay 15 piso, tama ka! Anong simbolo naman ng paghahambing ang ating gagamitin? Tama ang iyong sagot kung ang isinulat mo ay greater than. Para sa ikatlong bilang, ano ang kabuuang halaga ng 50 piso at 10 piso?
kung ang sagot mo ay 60 piso, tama ka. Ano naman ang kabuuang halaga ng 320 piso? Anim na pong piso ba ang iyong sagot? Kung oo, tama ka ulit. Anong simbolo ng paghahambing ang ating gagamitin? Kung ang sagot mo ay equal, tama ka dahil pareha sila ng kabuuang halaga. Para sa ika-apat na bilang naman, ano ang kabuuang halaga ng 250 piso? Ang isinulat mo ba ay 100 piso? Kung oo, tama ka! Ano naman ang kabuuang halaga ng 50 piso at 5 piso at piso? Kung ang isinulat mo ay 56 na piso, tama ka na naman. Anong simbolo ng paghahambing ang gagamitin natin? Tama ang iyong sagot ko ang simbolo na iyong sinulat ay greater than. At para sa ikalimang bilang naman, ano ang kabuuang halaga ng 50 piso at 220 piso? Kung ang isinulat mo ay 90 piso, tama ka! Ano naman ang kabuuang halaga ng 520 piso? Kung ang isinulat mo ay 100 piso, tama ka ulit! Anong simbolo ng paghahambing ang gagamitin natin? Tama ang iyong sagot kung ang simbolo ng iyong sinulat ay less than. Tama ba ang lahat ng sagot mo? Kung oo, magaling! Kaya mo nang paghambingin ang mga pera gamit ang simbolo na greater than, less than, o equal to. Sa araw na ito, tayo'y gumagamit ng simbolo na greater than, less than, at equal to kapag tayo'y naghahambing ng mga pera. Ating unang pinaghahambing ang nasa pinakamataas na place value sa piso hanggang sa pinakahuling sentimo. Ginagamit ang simbolo na greater than kung ang halaga ng naunang pera ay mas malaki kaysa pangalawa. Ginagamit naman ang simbolo na less than kung ang halaga ng naunang pera ay mas mababa o maliit kaysa pangalawa. At ang simbolo ng equal naman ay ginagamit kung magkapareho lamang ang kanilang halaga. Naway, minatutuhan kayo sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na matutulungan kayo sa ating aralin sa matematika. Hanggang sa muli, paalam! Thank you.